Kung bago ka pa lang sa larangan ng pag-repair ng washing machine, panoorin mo at para sa'yo ang video na to. Dahil dito, aalamin natin kung ano ang mga electrical parts ng washing machine, kung gaano ito kahalaga sa operations ng unit na ito. Pero bago yan, maraming salamat po sa pagbisita sa aking munting channel, Dick is Real Vlog. Naglalahad ng realidad tungkol sa aking mga ginagawa dahil isa po akong tricycle driver, isa rin po akong barbero, at isa rin po akong technician. At kung baguhan pa lang kayo na kagaya ko, tara, alamin na natin ang mga bagay na ito. Ano ba ang electrical parts ng washing machine? Ang electrical parts ng washing machine ang siya mismong nagpapandar ng buong system nito. Meron tayong mga parts. At ang mga parts na ito ay ang wash motor, ito, ang timer, at ang capacitor. Siyempre, hindi mawawala ang cable with plug, AC plug, ito po yon. Ang wash motor, yung nagpapaikot sa agitator or ELSI in forward and reverse by switching timer. Siya yung nagpapaikot ng ELSI. Ito namang capacitor, siya yung tinatawag natin na start capacitor. Siya yung nakakonek sa start windings ng ating motor. Ito yung tumutulong para palakasin ang torque ng motor during starting operation para sa continuous rotation ng kanyang rotor. Kung ito yung tumutulong para palakasin yung torque ng motor, ano ba yung torque? Ang torque ay ang puwersa para mapaikot ang kanyang rotor. Maliwanag po, yan yung capacitor. Ang timer, ito yung nagsisilbing utak o brain sa washing machine na nagkukontrol sa operation ng buong unit ng washing machine. Ito po ay mayroong mga contact point sa loob na nagre-reverse at nagpo-forward ng ating motor para umikot clockwise or counterclockwise. May tatlong wires po ito. Common, ito po yung reverse and forward wire. Dalawa na yan, yellow and red. Ito po yung common. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito ikakabit. Yan po yung timer. Ano ang trabaho ng timer? Nagkukontrol sa operation ng buong washing machine. At yung plug, madali lang. AC plug with wire para maisaksak natin ito sa ating outlet, 220 volts. Dito, papasok yung ating voltage source para gumana ang ating electrical parts or electrical systems. Okay, maliwanag po mga karyal. Kung titingnan nyo ang washing machine, parang napakahirap ayusin ito. Pero kung susuriin nyo, ay napakadali lang naman pala nito. Ganyan lang po kasimple ang diagram ng washing machine. Meron po yan na apat na parts lang. Wash motor, capacitor, timer, saka yan, plug. At ito, yung mga wirings na. Napakadali po niyan mga karyat. Yan lang pala ang laman ng loob ng washing machine. Paano i-connect ang mga parts na yan? Simulan natin sa wash motor. Ang wash motor, yung blue, ay ang common ng ating motor. Alin ang common? Paano malalaman ang common? Bakit ito ang naging common? I-click nyo lang po yung link sa baba para malaman nyo kung paano malalaman ang common, running, at saka starting ng wash motor. Dahil nandun sa baba yung link. Ngayon, nalaman natin at talagang ang common ay ang blue. Iko-connect lang po natin directly yan doon sa line 2 ng ating plug. Alin po yung plug? Ito po yun. Dalawang linya lang po yan. Line 1, line 2. Iko-connect po directly doon sa isang linya ng plug. Ito. Ayan. Naka-connect na po. Ganyan lang po ang connection yan. Yung common, nasa line 2. Ayan na. Naka-line 2 po. Ngayon, yung red. Ito po yung red naka-connect sa capacitor. At ang capacitor po natin ay may value na 10 microfarad. Okay? Iko-connect po natin sa isang terminal ng capacitor, yung red ng wash motor. Okay? Ayan na po. Yung red connected sa capacitor. Ito na po yung capacitor. At naka-diretso sa timer. Alin yung timer? Ito po yun. Yung red ng timer. Ito po yung timer. Tatlong wire. Reverse and forward po yung dalawa dyan at yung isa ay common. Yung isang red, dito po natin i-connect sa red. Ayan.
Okay, kumpleto na po yung nasa taas hanggang timer. Ngayon, yung isang yelo ng ating wash motor ay ito. Nakuha, tatlong wire. Oh, dalawa nakakabit na. Itong yelo, ito, diretso naman sa kapasitor ulit. Doon sa kabilang terminal naman. Okay, nakakabit yung red doon, nakakabit dito yung yellow. Ito po yun, yung dalawa. Connect natin dyan. Ganyan lang po. O, nakakonnect na po. Ibig sabihin, nandito na po yung connection. Ngayon, sa nakadiretso, sa yellow po ng timer. Ito yung yellow, timer wire para sa reverse and forward. Kukonnect po natin dito sa terminal din na yellow ng ating motor na connected yung ating isang linya ng kapasitor. Baka ganyan po. Ibig sabihin, kompleto na po siya, nakakonnect na po. Ito po. Ang isusunod natin, yung common ng timer. Ito po yung brown, yung common. Ito po. Tatlo ang terminal. 1, 2, and 3. Ito po yung number 3, yung pinakang common. Nakakonnect naman po yan doon sa line 1. Ayun, line 1 ang ating plug. Ito po yung plug. Ito yung line 1 na isang wire. I-connect lang po natin ng ganun. Ayan. Ayan po, connected na po siya. Okay na po yung wiring yan. Ganun lang po kabilis mag-wiring yan. Kung nasa labas ng washing. Pero kung nasa loob ng washing yan, hahanapin nyo lang kung saan yung diretso ng wire. At ganyan lang po kasimple ang connection sa loob ng ating washing machine unit. Ganun lang po. Kung nalilito, balik-balik nyo lang po dun sa portion ng video natin kung paano kinunik ng pagkasunod-sunod yan. Ganun lang po kasimple yan. Yan po, pag sinaksak po yan, gagana po yan. Magre-reverse forward po yung ating motor. Gamit po ang timer. At paano nagre-reverse forward? Sa sunod na video po natin ituturo yon. Ngayon po, para maiksi po yung video natin at hindi masyadong mahaba, hanggang dito lang po muna at sa susunod na lang yung iba. Kaya huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-hit yung notification bell.